Ignacio Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Horacio Emperador. Puntahan ng masa, mapapanood at mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes sa ganap na ikadalawa hanggang ikatlo ng hapon. Dito sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Ang programang ito ay tinatalakay ang mga isyong pangkomunidad at programa sa lupa at pabahay ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Puntahan ng Masa, hosted by Direk Boji Mejila and Dindo Alvarez. Puntahan ng Masa, dito sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Puntahan ng Masa. Magandang hapon mga kahuntahan. So nandito naman po tayo. Ngayon po ay araw ng Huwebes. So nandito tayo ngayon sa ating programang Huntahan ng Masa. So batiin muna natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at ang ating mga OFW saan mang sulok at mundo at nakatutok sa ating programa. Ayan, maraming salamat. Ngayon nyo lang nakita si Dindo, no? Dalawang linggo yata ang wala at absent sa ating programa. Ano bang pinagkakaabalahan mo, Dindo, at ngayon ka lang nagpakita sa ating programa? Oo, Direk, pasensya na. Medyo busy lang nung nakaraang araw. Ano bang pinagagawa mo? Busy sa ating mga frontliner para igabayan sila. Ayun, no? So, anong pinagagawa ng mga frontliner? Siyempre, yung pamimigay sa atin ng mga relief goods sa ating mga komunidad. Kaya, busy po tayo. Okay, ano bang mga pinagkakaabalahan ng frontliner natin bukod sa mga nagpagbabantay sa... Siyempre, kailangan talaga nating yung ating mga lugar, kailangan siguraduhin natin na walang makakapasok na may COVID-19, kaya mahalaga po talaga ang pagbabantay. At maliban doon, siyempre kailangan yung ating mga pang-araw-araw na mga relief goods, kailangan may distribute ng maayos yan at mabigyan lahat. Ah, okay, ayos yan. So ang kasama mo dito ay ang mga sino mga kasama dito ng mga... Siyempre, kasama natin yung mga volunteers sa mga frontliner mula po sa Eagle Squad Volunteerism ng Barangay Sa Uyo. Shout out sa inyo. Ayun, no? At siyempre, yung ating pong mga tagapakinig mula po sa Bistikville Homeowners Association, ng ating mga CBO frontliners na nandyan po lagi. Maraming salamat sa inyo.
at si Councilor Maribico Pilar. Of course, ang Committee ng Urban Human Resettlement at Majority Floor Leader ang lagi pong nandyan, ang ating Honorable Councilor Maribico Pilar. At syempre, ang ating Congressman Attorney Keith Belmonte ng District 6 ng Quezon City. At syempre, ang walang iba ang ating pinakamamahal na Mayor, Honorable Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat, ma'am, sa pagbibigay ng mga ayuda ng buong Quezon City. Yun, no? So, maraming nabigyan ng ayuda sa Quezon City, no? At syempre, pinapasalamatan din po natin ang Alyansa ng Maralita sa Novaliches, headed by former Kagawad Luz Sevilla. Ayan, magandang hapon, Kagawad Luz. At syempre, ang kabuuan po ng operation po ng Office of the Mayor na kung saan sila po talaga ang mga busy at naka-front talaga sa mga tao, ang operation po ng Office of the Mayor headed by Ronald Tolentino. Maraming salamat, sir. Talagang front, no? Front na front talaga front, sila. Talagang frontliner kasi. Okay. So, paano yung mga backliner? Meron din. Okay. So, batiin natin din ang ating mga kapatiran sa OFW, no? Na nakatutok sa ating programa mula sa Saudi Arabia. Si kapatid na Albert Moises. Si Pinay Bahrain. Isang ko. Netboy Couple Vlog, JG Lovers, Jun Sahay Bert, Kusinerong Pinoy Vlog, Team AA White, Madam G, Tor Jake Buhay OFW, Candy Brody, Boboram, Len Pila, Pango Girl, Randy Sanchez PH, Kamay TV, It's Me Chong, Ready Cruda, Gail Snow, Riz Garcia, Rubsky Rose, Roxy G, Wentong Driver, Yorme, KNJ Boy, and Errol Jack na nakatutok mula sa bansang Taiwan. Ayan po mga kahuntahan. Para po sa inyong mga reaksyon at mga komento at mga nais iparating sa ating programa, magpadala lang po tayo ng comment, no? Sa ating comment section at maaari din kayong tumawag sa mga numerong makikita sa inyong mga screen sa Smart at Globe. At syempre, at dahil tayo ay lagi nakatutok dito sa Radyo ng Masa, sa ating segment Huntahan ng Masa, huwag kalimutang i-like ang page ng Radyo ng Masa. Yes, paki-like lang po. Net Radio. Yan. So, batiin muna natin, ipapa-shoutout ang ating panauhin. Ayan, shoutout po sa ating mga taga Bistikville, Ate Flory Largo, shout out po, at ating secretary po ng Eagle Squad Voluntarisen, Marlon Baliano, shout out sa inyo. Ayan. Watching po, so, Tongking Diesel, watching also from Barangay Tandansora. Sa ating programa, ang ating mga kababayan. Yes. Okay. So, mga kahuntahan, ano? Sabi ko nga, nung nakaraang segment natin, ay pag-uusapan natin ang ilang mga issue, no, sa ating komunidad at mga issue sa pabahay ng ating pamahalaan. Yes, importante po yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Mm-hmm. Okay. So, ang ilan sa mga problema na kailangan natin pag-usapan dito, no? Hindi lang yung sa usapin ng Community Marquee Program, kundi yung tinatawag nating mga high density housing project ng ating national government, no? Hindi lang ito sa NCR, sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas, mga kahuntahan. So para sa kaalaman ng lahat, no, magkaiba yung CMP at saka yung tinatawag na high density housing project ng Social Housing Finance Corporation, pero pareho ito ding sa Social Housing Finance Corporation inuutang. Oo naman, direk, kailangan talaga, magkaiba lang talaga sila. So ang kaibahan nito, no, yung sa CMP, po natin ay una ay lupa, no? Lupa yung bibilhin ng mga kababayan nating mga mahihirap,
sa gobyerno ang ipangungutang nila ito, no, para mabayaran yung may-ari ng lupa. So ganun din naman yung ano, ganun din naman yung high density housing. Kaya lang itong high density housing kasi nung panahon ni Pangulong Pinoy din, kung naalala mo, naglabas ng mandamus yung Korte Suprema na lahat ng mga daluyang tubig. Lahat ng daluyang. Yung 50 billion fund ba yan, Direk? Oo, yan yung 50 billion fund na nilaanan ng gobyerno ni Pinoy noon na lahat ng madi-displace nating mga kababayan naalala ko yan. Ilog. Oo, sa mga ilog ay kailangan i-relocate. I-relocate talaga sila. O kaya mismo within 3 meters, no, ay maaring magtayo din sila ng kanilang housing project. At marami tayo, Direk Boji, na mga nakinabang, lalong-lalong dito sa Quezon City, na yung ganyang programa ng national na nakakuha ng 50 billion fund. Kabilang na po dito yung ating ang isa sa mga samahan, ng Almanova. Ay, oo, marami talaga sa Quezon City. No, pero para sa kaalaman ng ating mga manonood, Ding, no, kung bakit siya tinawag na high density, kasi sa buong Metro Manila ay wala na halos lupa, no, na mapapribado man, mapalupang gobyerno man, ay wala na talaga siyang malalaking lupa. Kaya ang naisip ng pamahalaan natin na bakit hindi natin pataasin yung bahay na itatayo natin. So kasi tama naman, no? Kasi kung meron kang 1,000 square meter at i-divide mo yan sa number of beneficiary at row house yan, napaka-konti lang ng makikinabang. Oo, kaya kailangan gawin talagang high density para mas maraming makikinabang. Mm-hmm. Sa Bistikville, nasa Bistikville 15, di ba? Ilang beneficiary ba yun? Oo, example lang ng mga Bistikville 15 ng Quezon City. Maraming Bistikville po ang Quezon City. Nasa 30 plus na po ang Bistikville ng Quezon City. Pero hanggang third floor po, kasi sa high density siya, hanggang third floor po ang ating Bistikville. Mm, okay. So wala namang hanggang ano, hanggang fifth floor. Tingin ko itong bagong administration natin mukhang kailangan talagang mas maraming makinabang, kaya medyo nakabatay po ito sa ating pamahalaan. Kung ito po ay mas gusto pa nilang mas maraming makikinabang, gagawing sigurong fifth floor. Pero paano yung mga senior citizen at mga PWD? Ayun, ang kailangan nating siguro mas palalimin natin yan sa susunod ng mga programa natin para mas marami talagang makaalam tungkol dito sa programang ito. At syempre, dahil kung ganun yung iniisip ng ating pamahalaan, no, na gawing fifth floor yung mga high density housing project, nangangailangan na ito ding ng ano, ng elevator. Yes, oo, pero sinabi naman nila na syempre sa National Housing Authority, mandatory po talaga pag naging fifth floor ka na, at kailangan talaga dito ng elevator, hindi talaga pwedeng wala. Pero na-imagine ko lang paano dito yung maintenance ng elevator. Pwedeng isama yun, no? Pwedeng i-package yun sa kanilang bayarin, no? Pero syempre, kung sa usapin kasi ng maintenance, ang homeowners ang dapat na mag-maintain ito at yung kanilang estate manager. Mamaya yes, pag-uusapan natin. Oo, pinakamahalaga yun. Usapin ng estate management. Ayan, nagpapabati yung ating mga kahuntahan mula sa tandang Sora, nanonood, no, si Tongkin Lizelle. At syempre, si Henry Calixton, mabuhay ka, Kuya Dindo. Maraming salamat. Ayan, po. No? May fans na agad si Yan, palakpakan natin dyan, Dindo. Maraming fans tayo. Direk, wala ka pang fans. Hindi, marami akong fans sa bahay. Okay. Yung pinapahid sa mukha, yung ba yun? Iba yun, fans yun. Ah, okay. So yun, at syempre, din doon, no, doon sa usapin ng housing ay meron din kasi tinatawag na economic at saka socialized housing. Opo. So ibig sabihin, pag socialized housing, ito yung para talaga sa mga low income earner nating mga kababayan na naninirahan o mga informal settlers sa buong bansa, no? Oh yes, oo. So, hindi lang po sa Quezon City ito, ha? Buong Pilipinas po natin pinag-uusapan ito, hindi lang sa Quezon City. Pero, yung economic housing... Ang economic housing, hindi ko pa nakikita sa buong Pilipinas. Ang alam ko lang, Quezon City pa lang atang may ganito na
ganitong mga housing na meron tayo sa Pilipinas. Pero sa ibang syudad, no, at sa ibang kalapit nating bayan ay meron na rin silang mga economic housing through Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund. Kasi tumutulong talaga yung pag-ibig. So kailangan lagi tayong merong pag-ibig. Oy, wala akong pag-ibig, ah, direct. Ah, wala ka pa pag-ibig? Wala pa. Grabe ka naman. Ilan taong ka na ba? Secret. Ayun, secret pa, oh. Okay, doon sa housing project ng national government, no, sabi ko nga kanina, yung tinatawag na community mortgage program, meron dalawang klase, no. Pwede kasing house and lot, yung package, yung isa raw house, at yung isa yung tinatawag na vertical CMP o yung tinatawag na high density. Oh, yun, okay. Vertical talaga ang tawag doon sa ano, yung high density. Oh. Vertical talaga ang tawag doon. So, doon naman sa high density, meron ding dalawang uri, no? Yung regular na high density housing. So, ano ibig sabihin ng regular high density housing ding? Regular high density, ito yata direct na siguro yung may example natin, yung Bistikbil, tama ba ito? Mm. Ito yung mga regular. Tapos itong People's Plan, ikaw direk, medyo... Yung People's Plan, mahalaga yan, no? Mahalaga yan na isang elemento ng pagkuha ng isang programa sa gobyerno na talagang makikita mo yung tinatawag na people's participation. Yes, so ang pinakamahalaga talaga kung mayroon po tayong ganitong housing, ang people's participation ng mga accredited na civil society organization ay sila rin ay katuwang dapat sa pagpaplano kung anong gusto nating pabahay na mangyari. Mm-hmm. So, sige, bago natin tuloy, batiin muna natin ating mga tagapanood. Oh, binabati po namin si Ate Irene Mariano Abian, Dindo, Kuya Boji. Hello, kumusta po? Ayan. At syempre, Alfred Umako, good job, Dindo. At si okay. Albert Moises, no, na nakatutok mula sa Saudi Arabia. At si Wenglon Neri. At nag-personal no? message pa po sa akin si Christine mula po sa Thailand. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayun, talagang nakatutok sila saan mang sulok ng mundo. So, yan yung ating mga... Nabanggit mo direct yung People's Plan. Actually, magandang practice ang ganitong sistema ng programang... pabahay. Kaya lang, ilan din naman mga problema, katulad ng mga kontraktor, at syempre, yung mga disenyo nito. Yun nga, una, pag sinabi kasing people's planning, no, ibig sabihin, sabi ko nga kanina, meron itong people's participation. Ibig sabihin, yung mga opisyalis at mga miyembro nito, sila mismo yung gagawa ng disenyo ng bahay nila. Anong itsura, no, kahit maliit, tapos sila yung gumawa ng disenyo, ay talagang kasama din doon yung costing, kung magkano yung magagastos, kung magkano yung maluloan nila. Napakahalagang practice ito at marami na tayong mga kababayan na nag-practice ng People's Plan dito sa buong Metro Manila. Mayroon po sa ibang lugar din. Marami talaga sa buong Pilipinas, yung mga active na non-government organization din, maliban doon yung mga samahan na yung active participation nila sa pamahalaan, lalong-lalong sa mga syudad, na kung saan na sila po ay katuwang din sa pagbubuo ng disenyo. Maalala ko lang, Kuya Boji, nung pumunta kami ng Thailand, yung Lakbay Aral, doon po sa Thailand ay kakaiba po doon yung housing nila. Talagang aktibo po talagang mga samahan doon kung ano yung gusto nilang disenyo ng kanilang bahay. So, ibig sabihin, nasusunod sila pinagdidisenyo ng pamahalaan kung ano yung gusto nila. Tapos, suportahan ng pamahalaan na lang kung ano yung gusto nilang bahay. Yun ang maganda na dapat ginagawa din sa Pilipinas. So ano pa yung karanasan mo dun sa Thailand? Oo, tapos Kuya Boji, nalala ko dun yung may ilog-ilog pa sila doon. Yung Thailand talaga, na yung pamahalaan nila doon, talagang everyday nila nimino-monitor yung mga nakatira sa, parang kumbaga dito sa atin, ilog. Kung meron ditong ilog Pasig, meron din sila doon sa Thailand. Pero ilog Thailand. Ilog Thailand. So may mga nakatira po doon, every day po nilang minomonitor yon, at talagang meron silang everyday din nilang binibigyan ng pagkakataon na ini-encourage nila ma-relocate din sila. Doon mismo din yung ilog, yung sinasabi nga natin yung 3 meters lang, doon lang sila pwedeng gawing pabahay din yon. Pero ayon din po yun sa disenyo nila na gusto nilang bahay.
Maganda 'yon, no? Oh, 'di ba? Palakpakan natin yung So, ibig sabihin kaya kayo nag pumunta ng Thailand para gawin din 'yon sa Quezon City, ganun ba 'yon? Yes po, sinama kami kasama po ito, ilakbay-aral po ito ni Attorney Kit Belmonte po ito, ni Congressman, na aralin talaga yung pabahay dun sa Thailand at may apply din dito sa Quezon City. Ah, okay. So, itong high density na pinag-uusapan natin na ding ay una, syempre, no, sinasabi nga natin may people's plan, tapos na nga mayroong mga contractor na accredited ng Social Housing Finance Corporation ng Pag-ibig. Opo. Accredited din, syempre, ng city. Yes. Kung sila dapat, nag-ooperate. Dapat. Pero, may problema tayo minsan sa mga contractor eh. Oo, oo. Diba? May karanasan ako dyan. Baka pwede mong ikwento yan, no? Kasi may kikwento rin ako. Kasi ito dito sa may barangay Bagbag, no? Yung Bistik Bill 8. Actually, nung ginawa yan, hindi naman niya na, ano, hindi naman niya na na-inspeksyon ng mga titira. Okay. No? So, ang nangyari ay yung iba, sira na agad yung, ano, sira na agad yung, tawag dito, yung mga bubungan. Opo. Tapos yung kalsada doon na ginawa, naku, ala, sobra talagang palpak. Palpak talaga. Ay, so, ito. Kailangan mo pang, hindi mo mahagilap, no? Nagtataguan pong na yung mga kontraktor. Mga kahuntahan, alam mo, hindi lang siguro sa Quezon City ito nangyayari. Maging din po sa mga, doon sa mga iba pang mga project ng housing. Talagang hindi naman natin, wala naman talagang perfecto na project. Talagang meron talagang walang 100% talaga na nagiging project na talagang maganda ang kinalabasan. Pero siguro mga 99 meron, pero yung 100 hindi makukuha siguro yun. Ah, okay. 'Di ba? So, sabi ni kasamang Leonie Tobias, no? Ang angkor ng opinion ng masa, ang tawag daw doon sa ilog na yun na pinuntaan mo sa Thailand ay Pattaya River. Ayun, Pattaya. Naalala ko na Pattaya River, diba? Yun. Oo, Pattaya. So, malamang nakarating dito si kasamang Leonie Tobias. Oh, sorry. Hindi ko naalala yun kasi matagal na yun. Last year pa yun. Nakapunta ako doon. Ayun, nanonood din sa atin ang presidente ng Coronel Compound, si Beth Ramirez. Ayan, magandang hapon. Ayan, marami din Kuya Boji nag-shoutout sa akin. Mylene Caparaz Sumerian, shoutout sa inyo. Ate Len ng Monreal Ibanez, hello din Kuya Boji, Florin Señal Alejandro, shoutout po sa inyo mula po sa 99. Marvin Salvatierra, shoutout po. Ayun, no? At Matthew Ortega Dula, ay shoutout. Kika Imruweldo, shoutout din po sa inyo. At Marvig Salvatierra, shoutout ang aking pamangkin, proud tito, MJ Catalan, Mary Jen, shoutout sa inyo. At syempre, Lizelle Canania, at syempre si Mother Luz Sevilla, Kagawad Luz Sevilla. Ayun, nakatutok si Kagawad Luz. Magandang hapon po. Yes, at Maryam Rivera, hi, shoutout naman dyan. Maryam Rivera, hindi ba si Maryam Rivera? Ay, sana nga siya na lang. Pa-shoutout naman po sa family po namin sa Area 6B Almanova Bukas Chapter at Almanova rin po yan. Ate Marianne. At syempre, nakatutok din sa atin ang presidente ng Bagbag Senior Citizens Federation, si Ate Virgie Salamatin. Pa-shoutout din po kay Justin Quindo mula po sa Taogama ito ng ilang-ilang. Ayan. So, masisipag din yung mga... Yes, oo. Oh, malaki talaga itong tulong to sa Taogaba ng Barangay sa Uyo Chapter. Hindi dahil, lang, syempre sa Barangay sa Uyo. Yes, hindi lang. Sa buong Pilipinas, malaki ang ambag ng mga napakalaki po ng ambag nila sa panahon ng pandemic na ito. So, balikan natin, Ding, no? Okay. Yung pinag-uusapan natin contractor. Yun nga, may problema talaga sa contractor minsan, no? Minsan, iniiwan nila yung project basta-basta ni... Pag meron kang nakitang problema sa proyekto, eh bigla na lang naglalaho. No, hindi mo alam kung saan kukontakin. At kahit yung city mismo, ay nahihirapan silang kontakin. Maliban dun direct, may subcontractor pa. May contractor na. Magta-subcontractor pa. Eh, paano mo nahanapin yung unang contractor? Siyempre naman, para naman kumita. At ba naman yan? Di ba? Pag hindi kaya na ng unang contractor, ipapasubcontractor, paano na imalis na yung unang contractor? Paano mo hagilapin ngayon? Tama, di ba? Kaya, nako, panawagan ko po sa mga LGU, no? Dito sa... Hindi lang dito sa NCR, no, kundi sa
sa buong Pilipinas. Pilipinas. Oo. No? Kung may mga ganitong contractor, aba, patawan po natin ng ano, ng penalty, i-penalize po natin at iban natin hanggat maaari at hindi sila makakuha ng proyekto ng housing ng gobyerno na sila yung gagawa. Maliban po doon, Direk, syempre, ako personally, may mga karanasan akong ganyan talaga na sa mga contractor. Syempre, yung alam naman natin dahil sinabi nga nila, socialized housing, low cost din kasi yung ano nila. Yung quality kasi, alam naman natin na yung kanilang, yung ating monthly at yung kabuuan ng project, ay yung cost ng project, ay hindi naman ganun kalaki. Pero ibig kong sabihin, yung kwalidad sana, yung quality sana ng bahay, ay alam naman natin bago i-turn over yan, ay talagang i-check muna yung mga unit. Paano yung mga back job nila na kailangan talagang... Kailangan nalang ayusin yun. Ayusin. Kailangan nalang ayusin yun. Kasi una, ang magsasuffer dito yung mga nag-move in eh. No, nag-move in sa pabahay ng gobyerno. Oo. Naalala ko pa, no, mayroong, sabi ko nga, mayroong mga project ng housing dito sa Quezon City, particular dito sa iba't ibang distrito ng Lungsod Quezon, ay nagkapalit-palit yung metro ng tubig at saka ng ano, no? Isa yan sa direct na nakakatawa, yung unit mo na nandito ka sa third floor, tapos ang yung billing mo nandun sa fourth floor, andun sa pala sa first floor. Grabe. Lalo na yung kuryente, yung bahay mo, yung switch mo doon, yung metro mo doon, nakabukas na, yung pala, ibang bahay ang sumindi ng iyo. At ito pa, naalala ko may nagbayad ng bill. Oh. Di kumpleto yung gamit niya sa bahay, no? Oh, oh. May ref, may TV, may electric pan, may aircon. Oh, oh. Aba, tuwang-tuwa siya, ang bill niya, 5 piso. Yung pala, nagkapalit. Yung nakalinyo sa kanya. Nakalinyo sa kanya. Ayus-ayusin naman po natin mga kontraktor, no? Aba naman, iwas-iwas na mga kapalpakan. O hindi namin kayo, kaibigan namin kayo mga kontraktor ha. Pero ito ay mungkahi lang naman namin at siguro napaka-realistic lang namin itong dalawa. Tama yun. No? Gusto lang namin... Kasi yun ay totoo, no? Yun ay totoo. Karanasan yun, oo. Karanasan yan. Kaya sana naman, no? Doon sa mga kontraktor na nakatutok sa atin, dito sa ating programang Huntahan ng Masa Ding, ay mapakinggan nila, no? Yung hinaing ng mga tao na naka-move in na dun sa kanilang mga unit kasi mahirap eh, gagastos sila na hindi naman dapat nila gastusan yun kasi sakop pa yun ng insurance ng tama ng contractor, di ba? Maraming insurance yan. O, kasama talaga sa insurance ng mga unit kapag may nasira. Well, alam ko dalawang taon yata ang insurance nito bago maging shoulder ng homeowners kasi ang mga maintenance isi-shoulder na yan ng mga homeowners. So, ibig sabihin, dahil 2 years yung kanilang nakatakdang kontrata, na kahit naayos na yung mga building o yung mga unit, so kailangan kung ano yung mga nakikitang mga sira no, doon sa mga community housing project, ay ayusin ng mga kontraktor. No? Kasi imagine mo, pag gumastos pa yung HOA, di ba? Monthly dues nga, pahirapan magbayad, di ba? Ay, naku, yung monthly dues na yan. Malaking ano yan. Diyos me, yung marimar. Pero diba? Ngayon, sa panahon ngayon, wala munang monthly dues sana. Lahat ng homeowners, walang muna maningin. Utang na loob naman. At speaking, no? Speaking. Dahil sa may monthly, yung monthly dues nga, yung ibang mga samahan talaga ay hindi muna naniningil. Oo. No? At may magandang balita doon. Yes, may magandang tayong balita. Magandang balita doon kasi, una, no? Yung, Social Housing Finance Corporation ay nauna nang nagpahayag ng tinatawag na moratorium sa pagbabayad ng actually 3 months lang to no mula March 15 hanggang June 16 na moratorium na hindi ka muna magbabayad ng iyong monthly amortization. Dahil nga sa nangyaring crisis natin. Opo. At wala talagang hanap buhay yung mga tao. So paano ka makakapagbayad ngayon? Bayad, no? Oo. So, pero Kuya Boji, magandang balita rin sa para sa mga taga Quezon City, 'di ba? Dahil meron po tayong kunsihala na napakasipag ang marangal ng paglilingkod. Bumuo siya ng nag-file siya ng resolution sa City Council na para sino-sinong kunsihal 'yan? Mapalakpakan nga 'yan.
Kunsihal Maribi Copilar, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Kunsihal. Oh, ito po yung kanyang nandito po sa akin, hawak-hawak ko yung kanyang tuwang-tuwa ito sa lahat po naman nakikinig na mga taga Bistikville, mula po sa Bistikwal hanggang kung 34 na ba tayo, ito po, mayroon po tayong mayroon pong city ordinance na ginawa si Kunsihal Maribi Copilar na mula po sa mula po March hanggang December ay suspension po muna. Suspended po ang inyong bayad. Wala po tayong bayad. Yes. Palakpakan natin 'yan. Oh, ito yung proposed ordinance PO 21CC-294. An ordinance establishing the moratorium on the monthly amortization payment on all housing program of the local government of Quezon City covering a period starting from the month of March until December of 2020 in consideration of the devastating financial impact of the pandemic in COVID-19 in the economic condition of the whole Philippine nation and each every constituency of the Quezon City, strictly if not depriving our people of their means of income and in livelihood, affecting the all classes in society, payment of the monthly amortization shall resume on January 2021. Ayun, oh. No default, no interest, or penalty shall accrue and impose upon the beneficiary within the period covered by the memoratorium. Ayan, oh, napakaganda. Magandang balita po yan sa lahat po ng mga taga-Bistikville. Maraming salamat, no? Kay Kunsihal Maribi Copilar na nagpapalasakit talaga sa ating mga... Ayan na, yun yung naisipin mo, naisip niya agad yun na lahat ng mga housing project ay huwag muna magbayad. Ay, nakatipid. Tama yun, pero babayaran pa rin naman nila yun. Yes, babayaran. O, walang excuse dito, babayaran talaga. Babayaran pa rin nila. Sa panahon lang ng pandemic ito, ha, hindi ibig sabihin. Baka inisip nila, ay, wala na, thank you na. akala nila, inisip nila. Mamaya, Direk, mas maralong palalimin natin, pag-usapan natin mamaya yung housing. Pero, ito nga, ano, binanggit mo yung... ginawang ordinansa ni Kunsihala? Kunsihala Maribi Copilar. Pero iniisip ko kasi, ito ba ay akma sa mga under CMP project o para lang sa mga in-house project ng Quezon City? Kasi magko-conflict yan dun sa memorandum circular ng social housing, no? Na 3 months lamang yung binibigay na moratorium sa pagbayad sa lupa. Direk, ang dalawang ginawang resolusyon ng ating Kunsihala Maribi Copilar maliban doon sa Quezon City ng mga project natin. At para doon, gumawa din siya ng resolusyon na mag-file din siya para doon sa exclusive doon sa Pag-ibig at CHOPSY na kung saan maging national din siya. Tingin ko si napakalaking bagay po ng ating Congressman Attorney Kit Belmonte na gumawa rin siya ng batas sa Kongreso na hanggang national na sana ang ating pag-suspended doon sa pagbabayad ng monthly amortization natin. Ah, okay. Ayos oo. Yan. Oo, para ibig sabihin, hindi lang Quezon City, kung hindi buong Pilipinas naman, na alam naman lahat na yun na wala talagang pinagkakitaan na yun. Oo nga. Diba? Kaya napakahalaga yan. At talagang malaking tulong yan sa ating mga kababayan, yung pagbibigay ng moratorium. No? Oo, napakahalaga po itong papel ngayon na ganitong pandemic at wala talagang pagkukunan ng pera ang mga tao. Mm-hmm. O basa-basa muna tayo ng ano. Nakatutok din po sa atin ang mula sa Barangay Bagbag. Ayan, si Esperanza Dison. Si Michelle Rangel. Ayan, si Girly Ventura. At binabati ko din po ang pinaka poging-poging barangay secretary at pinakabatang-batang barangay secretary, Rolando Pascor. Ayan, nakatutok sa atin. At binabati rin po natin, shoutout po sa ating Eagle Squad ng Barangay Sa Uyo. Pa-shoutout naman po Anthony James Militante. Pa-shoutout naman Pres Dindo, Vicente Labian. Ayan, marami nang shoutout talaga dito. Pa-shoutout naman po pa SPSR Sigfredo Novilla. Shoutout din po sa ating mga El Presidente ng Almanova. Shoutout po sa inyong lahat. Marami pong nakikinig sa ating programa ng Radyo ng Masa, ang mga kahuntahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ngayong hapon na ito, ang pasensya na kayo, ngayon lang ako nag-ere dahil busy po mga nakaraang araw. At
maraming maraming salamat po doon sa mga tao po na mga tumulong para po sa mga relief goods na ipinamahagi po natin sa iba't ibang barangay dito po sa Quezon City. Ayun, no? Palakpakan natin yan. Yes. At syempre ding, no? Pag-usapan naman natin yung mga benepisyo, no, ng mga, sa usapin ng housing. Una, itong mga landowner, no, at yung samahan, at yung mga individual member beneficiary, na pinasok nila sa programang CMP. Yes. O kaya HDH man yan, o kung ano man ang tawag dyan sa binigay na programa na pabahay ng gobyerno, meron itong magandang mga benepisyo, mga... Ano ito, Derek? Yung mga magandang mga benepisyo na ito? Hindi, una, no, sa bahagi ng mga individual na miyembro, ha, beneficiary, ang unang benepisyo nito, syempre, magkakaroon ka na ng sarili mong titulo na pagmamay-ari mo talaga. Yes, oo, diba? Pagmamay-ari. Ikaw gusto mo ba ding na magkaroon, syempre, ng... Syempre naman, magkaroon ako ng bahay, no? Diyos ko, no? Kahit sino bang ayaw. Diba? Kasi mahalaga yan, kahit maliit na lupa, oo, ay... Ba, malaking ano yan, malaking kayamanan yan sa mga mahihirap. Oo naman, tayong mga mahihirap. Sabi nga nila, kahit sa paso, pag-aari mo, masaya ka na. Yun, syempre, di ba? Pero mahirap naman yata tumira sa paso. Mga duwende yun. Mahirap, mahirap. So, sa bahagi naman ng samahan, ano yung benepisyo nila? Una, syempre, sila kasi yung mga tagapakinabang ng programang pabahay ng ating gobyerno. At siyempre, sila yung magsisilbing developer ng lugar nila. Kung ang pinag-uusapan natin ay ano, no, ay tinatawag na community mortgage program, ganun din naman sa high density, sila yung magiging tagapamahala, no, para pagyamanin yung kanilang community. Kasi wala namang ibang contractor na gagawa pa ng pagpapaganda niyan. Mm-mm. Matapos nila itayo yung building. Mm-mm. So syempre ang magpapaganda niyan yung kanyang mga naninirahan doon sa kanyang unit. Yes. No? At mahalaga yan na dapat ginagawa ng isang samahan. Tama ba yun? Tama talaga yun. Mm-hmm. So, doon ba sa community niyo ginagawa niyo yun? Oo naman, ginagawa namin yun doon. Gaya ng ano? Lalo na sa panahon ngayon, pinapractice talaga namin yung halimbawa, yung ating state management, napakahalaga yan doon. Meron kayo noon? Yes, yung aming state management. Buti pa kayo, meron. Maraming bawal doon. Mahalaga yan, no? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Alam mo ba kung bakit mahalaga yung state management sa isang housing project ng gobyerno? Kasi imaginein mo ding, no? Yung ating mga mayayamang kababayan, yes, at mga politiko, no, laging mainit sa kanilang mata yung ano, yung mga informal settlers, parang ang sakit-sakit daw sa mata, no, eyesore sila. So nung binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng housing project, no, dapat pangalagaan natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na estate management. Oo. So, ibig sabihin, yung mga nakagawian natin dati, doon sa mga tinitirahan natin, ay hindi na natin dapat gawin. Yes. Doon sa bagong community. Tama ka, Derek. Hindi, diba, mo dapat i-adapt yung dati mong, sabi nga, huwag kang attitude girl. Kung dati mong buhay doon, ma-attitude ka doon sa lugar kung nasaan ka, huwag mo dadalhin na dito kasi panibagong buhay. Kung mayroong... ano ba ito din, yung pandemic niya, new normal. New normal. Meron dapat doon, sa paglipat mo ng bahay mo, new normal ka na din. Hindi ka abnormal. Hindi ka abnormal. So, ganun talaga. Kasi, imaginein mo, no? Bagong-bago yung unit mo, bagong-bago. Yes, oo, bagong-bago talaga. Tapos magsasampay ka ng panty, ng bra, din sa labas, di ba? Ano ba naman yan? Ano, talagang bawal talaga yun, Dere, kahit sa amin. Mahalaga talaga sa state management na pangalagaan talaga yung mga unit. Pag-aari mo lang sa loob ng unit mo, pero yung panlabas, hindi mo pagmamay-ari yun. Pagmamay-ari yun ng lahat. Oo, tama, di ba? Hindi mo yung pagmamay-ari. Yung loob lang ng unit mo, yun lang yung pwede mong pakialaman. Yes, oo. Yun lang talaga. Yung hallway, yung daan dyan ng mga tao, hindi mo pwedeng pakialaman. Hindi, walang pagmamay-ari yan. O yung iba, naglalagay pa ng, nagpa-park pa ng mga motor. Di ba? Nakakahiya naman sa kanila.
Akala mo pagmamayari yung daan eh, no? Oo, tapos tapos nagiinuman pa sa daan. Excuse me, dadaan po ako. Tapos biglang may lasing, ihulog talaga kita. Ayan. So batiin natin si Teodora Pulido. Yan. Taga-barangay Bagbag to, pati si Emeteria Sanchez, magandang hapon. Magandang hapon po. Nanonood po sa inyo ang buong staff ng Badak. Ayan. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Samantala, mga kahuntahan, ang oras natin ay alas 2:35, nagmamadaling alas 3. Oo. At marami pa tayong mga pag-uusapan. Pag nandito ka, Derek, parang ang bilis ng oras. Oo nga. Ang bilis-bilis. Ang dami natin gustong pag-usapan, pero ang bilis ng oras, eh, no? Eh, ganun talaga, eh. Kasi pag hindi pag gumagal ang oras, ako nga yung lalamunan ko eh nangangatin eh, kaya ubo ko ng ubo eh. Ala, direk ka. Hindi naman ko, hindi naman ko. Grabe ka sa akin, ha. Joke lang. So balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa estate management. So mahalaga ito na tinututukan ng samahan, no? Para makita ano yung mga problema, ano yung dapat na gawin sa community. Mm-mm-mm. No? So kasi kung walang estate management, ang mangyayari niyan ay magmumukhang ano. Alam mo 'yon? Alam mo 'yung makikita mo sa sementeryo. Naku, Direk, experience ko 'yan. Kapag yung alam mo 'yon, yung katabi mo manginginom, tapos yung katabi mo hindi manginginom. Tapos magpapaalam sa iyo, sasabihin sa iyo, "Okay lang po ba mag-inom sa labas? Mga ano lang, mga 2 hours lang. Pwede ba 'yon?" Tapos, at alam mo yung nasa kanto ka, yung bahay mo halimbawa nasa unit 1 ka kasi yung gilid mo noon merong space doon, pwedeng gumawa ng entertainment. Pwede ka mag-inom doon, mag-happy-happy. Sabi, pwede bang bahiram yung gilid mo na kahit 2 oras lang magiinuman lang kami, 'di ba? Nakakatawa. 2 oras. Oo, 2. Pero ang totoo, 2 araw. O, pag nasara pa, diba? Continue na. Wala na, unlimited na siya. Oo, 15 years na. Napakahalaga po ng estate okay naman management. Okay naman na mag-inuman no, sa unit natin. Oo. Pero mahalaga pa rin yung respeto dun sa mga naninirahang katabi natin. Oo. Kasi yung iba dyan, naghahanap buhay, no puyat, kailangan magpahinga. So, kailangan ng konting disiplina. Disiplina talaga. Kasi dapat, kung ano yung curfew hour, dapat hanggang, pag sinabi nga hanggang alas 10 lang, hanggang alas 10 lang, wala nang extended. Pwede kayo mag-video, okay, pero dapat naka-headset na kayo. Tapos, pag mag-video okay ka, lip-sync ka na. Mapayagan natin sila basta ganoon ang kondisyon. Dahil dyan, Derek, alam mo ba, malaking pag-usapan natin yung ating local housing board dito sa Quezon City. Dahil kasama yan doon yung state management dito sa Quezon City. Malaking papel po talaga ng lalong-lalong especially dito sa Quezon City, yung state management na pinamamahalaan talaga. Meron talang isang departamento dito sa Quezon City na kung saan sila yung nangangalaga sa state management. Diba? Sila, pero dapat, no, dapat yung mga nag... yung mga nakatalaga no, na mga kawani ng ating gobyerno doon sa usapin ng state management, dapat ay talagang nag-aral ng state management at kaya talagang magpatakbo. Oo. Diba? Hindi lang dapat nag-enforce ka. Dapat alam mo 'yun, yung paano magtitimon, kasi hindi naman pwede na pag may nagsampay ng panty, susungkitin mo agad para ibalik. Na syempre kailangan i-handle mo sila, bibigyan mo sila ng mga sama aralan kung paano ba ang halimbawa bagong lipat kayo, kailangan dumaan kayo sa pag-aaral na kayo ay dapat ganito ganito ganyan bago kayo lumipat, may kasunduan yan. So pero dipapil kasi yun eh, pero iba kasi yung dipapil pagdating in reality na nandun ka na sa loob ng bistikbil, nababago na oo, nababago na yun. Kaya saludo po ako sa mga presidente na kung saan nahikipag bunong braso doon sa mga pasaway na mga kapitbahay, di ba? Ang hirap kaya ngayon, Kuya Boji, yung ganun. Tapos, alam mo yon, yung state management, syempre, yung kalinisan. Di ba halaga yun? Pati yung schedule ng pagtatapon ng basura. Oo. So, dapat walang basurang nakasampay sa bintana. Dapat talaga wala, diba? Doon. Hindi pwedeng parating na yung basura, ilalabas mo agad sa pinto mo. Tapos meron pang nakatambay sa labas, tapos nakahubad pa ng damit, oo, diba? Oo, bawal talaga mga yun. Mga astig. Oo. So, mahalaga ito na kailangan makita ng mga
nag-avail ng housing sa ating pamahalaan na kailangan sundin yung mga estate management policy para sa kanila naman to eh. Mm-mm. Para hindi, para tumagal yung building nila. Mm-mm. Ibig sabihin, hindi lang tumagal, gumanda. Mm-mm. Yung Mystic Bill 15 nga, napakaganda ng ano, disiplinado talaga yung ilang mga, hindi ko lang alam ha. Ay, patubato sa langit, ang tamaan hindi mo. Hindi ko lang alam kung talagang disiplina. Kasi, naalala ko niya, no, may isang housing project, doon meron silang estate management policy. Mm-hmm. So, nakalagay doon na bawal magsampay. Tapos, yung pagsasampay nila at saka paglalaba, may oras at may araw. Oo. Magsasampay ka araw ng Sabado. Opo. No, bawal kang magsampay ng Lunes hanggang Biyernes tapos Linggo. Uh-huh. Sabado lang talaga. Oh, ako actually direct kami dito, nakatira din ako doon. Mm. Talagang Sabado Linggo lang talaga ang sampay. Pero sampay ha, hindi pwedeng sampay doon sa railings, bawal sa railings. Sa grills. Ay, sa grills doon. Oh, diba? Yung grills bawal magsampay doon. Alam mo, may grills, sana sampay mo ng panty, kumusta naman? Hindi, ito pa yung nakakatawa, di ba? Minsan yung mga tao kasi araw-araw naglalaba yung iba eh. So dapat sa loob ka ng bahay mo magsasampay kasi hindi oras ng sampay. Ang nangyayari, so pag alam nilang wala yung mga opisyalis at walang taga City Hall na nakamasid, nasa labas yan. No, nasa labas lahat yan, di ba? Ganun sila ka, ano, katindi. Tapos pag nalaman nila, paparating na yung presidente, paparating na yung taga City Hall. Aba, magpapasukan yung mga sinampay nila sa loob. Pero sa amin direct, alam mo ba kung bakit? Sa amin, ano, mahigpit. Alam mo bakit? Walang dyan sampay sa labas. Pipicturan ka, send ka sa group chat. Kaya sige, magsampay ka, pipicturan yan. Ibig sabihin, pag panty ang sinampay mo doon, di nasa group chat ka lang. Yes, nakakaya sa group chat. Isa-send sa'yo yung sinampay mo sa group chat. Pag-uusapan, o, di nabuli ka na. Magsasampay ka pa ba? Buti sa inyo may mga ganyan. Oo, no? Kaya actually, napakahalaga talaga ng estate management. Kailangan yung tao, tuturuan mo lang sila kung paano ito i-implement. At syempre, i-guide mo talaga sila na ganito lang dapat at hindi talaga yung mga dapat at pwede. Talagang dapat aralin nila yan. At dahil dyan kasama yan sa napakaganda po ng ordinansa na ito sa Quezon City, ng ordinansa ng Quezon City na yung para sa Comprehensive Socialized Housing Code of 2018 na kung saan ito po ay introduced by Councilor Maribig Copilar. Si Councilor Maribig Copilar na naman? Yes, Councilor Maribig. At Alexis Herrera. Sila po yung bumuo ng Comprehensive Socialized Housing Code of 2018. Okay. So napakaganda po ito. Wala na kung sa isang ito ordinansa na to, parang package deal na to, nandoon na lahat. Nandoon na kung saan na yung nandoon yung function ng isang departamento, yung local housing board, yung barangay surveillance team, yung affordable housing program, yung pre-approved plan. Opo, yung estate management at prohibited act. Kapag ito ay nilabag ninyo, anong mangyari sa inyo? So package deal na talaga ito. So parang Quezon City lang yata yung merong housing code, ano? Oo, kasi pero kailangan pa rin talagang tingnan, no? Yung busisiin pa rin talaga yung laman bago ito tuluyang i-implement, no? Kasi marang alam ko yung active din yung Quezon City Local Housing sectoral, Board. Yes. Sectoral representative. Oo, no? Napakaganda to direct na ginawa ni Councilor Marby Copilar kasi meron siyang dahil 1, 2, 3, 4 hanggang 6 district ang Quezon City, gumawa siya ng selection na mayroong uupo talaga na isang samahan para representative bawat distrito na kung saan mapangalagaan yung housing talaga kung nasaan ka nasasakupan ng bawat distrito, di ba? Isang palangpak naman diyan, talaga. Di ba? Napakaganda, di ba? Okay. At syempre dahil po diyan sa syempre hindi yan magpo-function kung walang dapat maging secretariat. Ang pinaka-secretariat ko itong housing na to direct ay yung HCDRD. Oo, yung Housing Community Department Resettlement. Ano, tama ba ako? Department. Department. No, pero maganda yan na kailangan din talagang ma-empower mo yung departamentong ito na hindi lang basta-basta i-implement ng mga housing project, kundi kung ano yung sinasabi sa housing code, yun yung dapat nilang
implement. Implement at magawa. Opo. Kasi marami talagang housing na unsuccessful, 'di ba? Pero dito sa Quezon City, hindi naman 100%, pero nasa 98% na siguro ang mga nagawa. Tapos Kuya Boji, gusto ko rin nagpapasalamat din talaga tayo dito dahil sa Quezon City napakaaktibo talaga ng ating kunsihala dahil siyempre lalong-lalo na 'yung mga samahan, 'yung sa nasa local housing board na kung saan talagang sumasama sila sa mga pagpupulong para maipahayag din nila ang kanilang mga saloobin kung ano mga karapat-dapat. Oo, mahalaga 'yon. Mm-hmm. So mas palalalimin natin 'yan, no, sa susunod nating segment din, no, kasi marami pa tayong kailangang pag-usapan. Kasi pag-uusapan din natin kung may mga benepisyo ba sa housing project na pinapasok sa national government. Kasi mahalaga ito na alam ng ating mga tagapakinig. No, hindi lang ng mga informal settlers, kundi kahit yung mga pribadong nagmamay-ari ng lupa. Mm. Pero bago natin tuloy yun, batiin muna natin ating mga tagapanood, si Teodora Pulido. Ayan, mula pa rin yan sa Barangay Bagbag. Oh, Direk, interesting. Si LB Carlos. Mm-hmm. Hi, Sir Boji and Dindo. Hello. Ayan, si Leticia Grueso, si Ate Joy. Ayan, baka may gusto kong batiin dyan. Ah, binabati ko po si Jed Arcaina, Mylen Capara Sumeres. Shout out po sa inyo. Daisy Garan, shout out po. At Christine Ventura Montenegro, hi Sir Dindo, watching from Thailand. Maraming salamat po. Thailand. Ayan, no. Sa aking kapatid Bong, maraming salamat sa panunood at sa lahat po ng Almanova chapters, maraming salamat sa pakikinig. Okay. Binabanggit ko kanina, no, Ding, no. Kung mayroong benepisyong additional na benefits yung mga individual private owner na kapag pinasok nila yung programa sa Community Mortgage Program o HDH man yan. Mm-hmm. Actually, malaking tulong ito dun sa mga, imagine mo, no? Kasi yung iba, halos dekada na nakatiwangwang yung lupa, mm-hmm, may mga informal settler na nakatira. Hangat maaari, no, yung panawagan ko dun sa mga private owner na huwag na natin kunin sa mga informal settlers yung mga lupa. Ibigay na lang natin sa kanila, i-apply natin through socialized housing project. Yes, napakaganda nun. Para mapakinabangan. Oo, masarap yung tumutulong. Ang sarap talaga ng ganun. Diba? Yung, at saka ang hirap direk kasi marami talaga ngayon pag mga ganyan. Ang hirap pa, ibig sabihin, imbis na paalisin mo sila, tulungan mo lang sila magkaroon ng sariling bahay. Tama. Diba? So, kaya yung mga private individual na nagmamayari ng maliliit na parsela ng lupa, no, dito sa ating bansa, na may naninirahang mga informal settlers, ipagbili nyo na po sa pamamagitan po ng Community Mortgage Program kasi ang unang yung benepisyo dyan, Ding, no, para alam ng ating mga private owner na nanonood, no, exempted ito sa tinatawag na capital gain tax. Oh, yung capital gain. So, 6 to 7% yun yung kanilang tawag dito. Makukuhang benepisyo. Exempted ito dun sa capital gains. Na medyo malaking halaga yun, no? So, pero bukod dun sa mga benepisyo ay isa rin sa nagiging problema din, no, ng ating mga kababayan, yung crab mentality. Yung crab mentality talaga ng tao. Pag pinag-uusapan yung housing. Mm-mm. So yung iba dyan, ang dahilan kasi nila, alam mo yun, di ba dapat libre. Libre. No? Libre lang yung... Pag sinabing pabahay, libre agad? Oo nga eh. Ayan talaga yung grab mentality kasi ng tao. Sabi nila, sabi kasi ng ibang mga ano natin, mga kababayan natin, 30 years na kami naninirahan dito eh. Dito na kami nakapag-asawa, dito na ako nagkaapo. Okay? Akala nila libre na yun, porque tumira ka ng matagal doon, libre na. Oo. So, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na mapunta sa atin, i-grab na natin. Oo, i-grab opportunity nyo talaga yan dahil bibihira lang yung mga ganyang programa ng gobyerno. At syempre, kapag pumasok tayo sa programang pabahay ng gobyerno, dapat handa din tayo financially. Oo, kasi hindi pwede ng thank you lang. Lahat ngayon, kailangan mong magsumikap ka, di ba? Tama, kasi una, sa pagpuproseso pa lang, no, ng mga papeles, yung pagre-rehistro nyo sa HLURB, sa BIR, yung pagpapasukat ng lote, yung malaking gastos yan, no? Hindi naman pwedeng saluhin yan ng mga opisyalis. Mm-hmm. Kasi hinahati yan, equally divided yung gastos na yan, eh.
Kailangan gumawa talaga ng paraan kapag halimbawa na, Kuya Boji, pag halimbawa ganyan na beneficiary ka, halimbawa, nandun ka na sa isang komunidad, talagang ang gusto niyo talagang makuha, maging CMP yung lugar ninyo, iba, iniisip nila na thank you lang yan, ayaw nilang sumama dyan kasi may pag alam mo nila, may babayaran yan, ayaw na namin yan. Tapos, babatikusin ng pamahalaan. Akala ko ba libre yan pag CMP? Oo nga. Diba? Pero, dapat nating tingnan yung panghabang buhay na pakinabang natin sa programa. Oo. Diba? Tama yan, may mga gastos yan sa pagnotary ng dokumento, yung binanggit ko nga kanina, no? Pagre-rehistro, tapos mayroon pang advance yan na advance payment ng monthly amortization sa Social Housing Finance Corporation. Opo. Na dapat handa ka doon. Opo. Pero yun nga, kaya minsan, kapag hindi ito inaipapaliwanag ng maayos, hindi ko alam no, kung yung mga CMP mobilizer o yung mga CSO ay naipapaliwanag din nila na maayos dun sa mga tagapakinabang. Kasi mahalaga na maunawaan nila yung programa. Mm-hmm. Kasi pag hindi nila maunawaan yung programa, alam mo pa naman, di ba? Mahilig sila sa mga chismis. Sabi ni ganito, yung bayad daw, ganyan-ganyan. Mapupunta lang yan sa presidente. Okay, wow. Meron talaga itong mga kaakibat na bayarin na dapat handa tayo. Kaya yung mga tinatawag na recalcitran, alam mo, ito yung mga, ang tawag nito, mga abangers. Alam mo ba yung mga abangers? Ito yung wait and see. Ibig sabihin, tingnan natin kung totoo nga yan. Ay naku, ang dami ko na-experience yung ganyan. Dati ayaw lumipat. Ay naku, maliit lang yan. Ayaw namin yan kasi maliit lang yung pabahay na yan. Pero kung nakita ninyo na maganda na, ay naku, parang madadapa na sa... Dapat kasali kami dyan, di ba? Oo nga, di ba? Ang daming ganyang tao. Sa ano nga, sa Barangay Bagbag na alala ko, yung mga nag-apply ng Bistik Bill, kinoconstruct pa lang yung Bistik Bill 8. Din, alam mo, sabi nila parang ang liit-liit naman ito, tapos ang pangit-pangit. Oo. No? Pero nung nagawa, oo. Pero bago yun ha, nung nalaman nila na maliit lang yung sukat, lahat sila nagsi-withdraw. Ayaw na. Hindi, nagsi-withdraw sila. Kinuha nila yung down payment nila sa city. Akunin na namin yung 10,000. Siyempre, dahil tinanggal na sila, binigay yung sa mas priority, mas nangangailangan. Aba, nung nakita nila yung building, nagawa na at ang ganda-ganda, alam mo yung parang... gusto agad ibalik sila bilang beneficiary, di ba? Parang hindi naman yun uubra. Di ba? At saka direk, isa pa sa mga yung crab mentality nila ng mga tao. Alam mo yung sabihin nila na ako 30 years lang babayaran, after 30 years, gigibain na yung building na yan. Oo, may mga ganun. Ay, nako, 30 years, gigibain din naman yun. Wala rin pakinabang yung bahay na yan. 30 years, gigibain. Hindi nila alam na ang building, mayroon niyang buhay hanggang 50 years. Di ba? Ano pa naman yung 50 years? Ay, binabati rin natin, nakatutok sa atin, si Arlene Crispin. Ayan. Shout out sa'yo. Anong binabanggit mo kanina? Binabanggit ko direct yung tungkol sa building na ang alam nila, pag halimbawa kasi ang bayad ng ang bahay hanggang 30 years lang. Sabi na, ayaw namin yan kasi 30 years naman, gigibain din yung building mo, palalayasin din kayo, yun ang pagmamaya. Pero ang napakahalaga, ang napakahalagang component nito, bagamat may buhay yung building, no? Kasi lahat naman talaga ng building na nakatayo ng istruktura, tao nga, may kapag buhay, tumagal na, ay talagang i-condemn ito ng gobyerno. Wawasakin ito. Wawasakin. Pero ang pinakamahalagang component nito, yung lupa mismo ay pag-aari ng community association. Yes, oo. Yan ang pinakamahalaga doon. Siguro sa loob ba naman ng 50 years na yung buhay. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Oh, diba? 50 years na pakinabang ng tao na yun. Baka mamaya, sa loob, baka 25 years pa lang, umuunlad na yung buhay mo, diba? Pamamana mo na yun sa susunod na salinlahi mo. Naman, diba? Yung ba na mga ikinabang? At 50 years, hindi ako naniniwalang, hindi, ganun na lang ba ang buhay mo? Parang, nasa baba ka na lang talaga. Oo naman, Diyos ko naman. Diba, siyempre, uunlad yung anak mo, makakapagtrabaho. Baka mamaya kung ano-ano ng propisyon ng mga anak mo. Diba? Baka mamaya, umalis ka na sa pabahay, gumawa ka ng sarili mong magandang bahay. Oo, at kondominium ka, di ba? Di ba? So, dapat natin ikatawa yung mga ganong programa. Di ba? Kasi, yung pang matagalan ng mga kahuntahan, ay kailangan talaga natin pagsikapan yung mga ganitong pagkakataon kasi marami pong nangangailangan ng pabahay. Sa totoo lang. Ang dami-dami, diba? Kuya Boji. Pero dito sa Quezon City ngayon, ang gusto ng ating gobyerno, ang ating
ang ating Mayor Joy Belmonte, gusto niya, kapag mayroon tayong inirelocate, gusto niya talaga in-city lang. Hindi, tama yun. Hindi. Diba? Gusto, kahit nung pa naman siya na siya ay tumatakbo, ay sinabi naman ni Mayora na, gusto ko yung mga tao na yung i-relocate natin dapat in city lang, hindi dapat dadalhin ng kung saan-saan, dalhin ng Bulacan, dalhin ng kung saan-saan. O, patas dapat, pagdating mo naman ng ano, pagdating mo ng Bulacan, nga. Diba? Walang basic social services, walang tubig, walang kuryente, walang ospital, walang eskwelahan, lahat wala. E di para ka ng chinugi noon. O, diba? So, ayan yung mga... Yan yung mga karanasan na kailangan talagang baguhin ang sistema na kung hindi man sa Quezon City, sa buong Pilipinas man, sana kung mayroon man, in-city na lang, wag nang ilayo yung mga tao. At panawagan natin yan, Ding, no, sa ating mga kahuntahang nanonood ngayon, na sa lahat sana ng lungsod, no, sa buong Pilipinas, na kung meron tayong i-relocate ng mga informal settlers, ay within the city. Within the city yung na lang. Yung talagang yung hanap buhay nila. Kasi alam mo yun, may hanap buhay sila sa syudad, tapos ililipat mo sila sa pagkalayo-layong lungga, ano ba yan? Diba? Tapos pagdating doon, wala naman silang makain, babalik at babalik yan. Oo. So, hindi na natatapos yung problema natin. Walang katapusan ng problema ng informal gobyerno. Informal settlers. Oo. Ibebenta pa yung ano nila doon. Una, sanla muna. Sunod, benta na. Oo, diba? Ay, alam mo, yan yung medyo problema, no? Kasi minsan, alam mo din, minsan kapag tumatagal na yung mga unit, ang ginagawa nila, binibenta talaga o kaya sinasangla. Oo. Bawal na bawal yun sa programa. At saka meron niyang memorandum agreement ng beneficiary na bawal ibenta o sanla. At kapag nahuhuli ka ng gobyerno na nagbenta ka ng lupa, no, na in-apply mo sa loan, either Pag-ibig yan, Shopsi yan, o CMP, sa National Homes, ay hindi ka na makakwalify. Makakuha, mababan ka na talaga. Mababan na ka pwede talaga sa programa ng sa programa pabahay. Kasi, na totoo lang, napakahirap, no? Pag hindi mo pinahalagahan yung, yun na lang yung kayamanan mo, isasangla mo pa. Oo, kasi hindi rin natin masisisi yung tao. Talagang yung buhay talaga, talagang ganun. Dumaan sa kahirapan. Pero dapat, isalang-alang din natin yung kinabukasan. Diba? Siyempre kinabukasan ng mga anak. Ng mga anak. Diba? Kasi meron ka nang bahay, maayos na yung paninirahan mo, tapos ibebenta mo pa, isasangla mo pa, tapos yung pinangsanlaan, pang-iinom mo lang, pagbibili mo ng gadget. Diba? Ano ba naman yan? Kaya mga kahuntahan, no? Sikapin natin na kapag tayo ay nakakuha ng ganitong programa sa gobyerno, ay pahalagahan po natin. Ayan po, nakatutok sa atin ang ating butihing konsihal, Marvic Copilar. Ayan, maraming salamat konsihal Marvic Copilar. Ayan man, pinag-usapan namin kanina na Ding, no? Yung mga ordinansa na ipinasan nyo sa konseho ng Lungsod Quezon. Oh, wala na kami kasing oras konsihala, kaya... At pwede natin, no? Sa susunod na segment natin, pwede natin imbitahan si Konsihala. Pwede nating imbitahan si Konsihala. Para naman meron tayong magandang binibini na katabi dito sa ating panel, di ba? Oo. Diba? Ma'am, okay po ba kayo doon, ma'am? Ayan, shout out po sa lahat ng staff ni Konsihala Marvic Copilar ng District 6. Oo. At syempre, sa kanyang asawa ay si Kapitan Banjo Pilar. Oo naman, napakasipag. Wala akong masabi doon. Talaga naman, isang malakas na palakpak sa'yo. Yeah, palakpakan! Ayan. So yon. At syempre, sabi ko nga din, no, ipagpapatuloy natin, ayan. Oh, ayan, sure! Sabi ni Ma'am, sure. Ayan, aasahan po namin yan, Konsi, no, na kayo ay para mas maliwanag, no, yung detalye ng bawat ordinansa ay igigess namin kayo sa mga susunod na araw sa ating segment ng Huntahan ng Masa. Dito syempre sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Ayan. So ano ba yung mga pag-uusapan natin? Sa totoo lang din, no? Lagi akong nabibitin kapag ano. Alam mo, first time ko dito pero parang sabi ko, pwede mo mag-extend? Pero di ba hindi pwede? Depende na lang yan kung sponsoran tayo yung konsihala, di ba? It's my honor will to be your guest. Wow, then thank you, ma! Yun! Palakpak dyan! Ayan! Siyempre, mas maganda kung may extend tayo ng dalawang oras. At siyempre, no, sponsoran niya ni Konsihala. Baka naman, ma'am. Baka naman. So, yun. So, talaga mga kahuntahan, no, napakarami nating issue
pinag-usapan ngayong maghapon. Mm-hmm. Pero talagang lagi ako nabibitin ding eh. Oo, no? At buti na lang nandito ka kasi talagang nung nakaraan, namamaos na ako kakasalita. Oo, kaya sabi ko nga sa Kuya Boji, sasali na nga ako dyan, sasama na sa sabahan lang kita kasi nakakalungkot ka rin mag-isa lang. Well, sponsor you. Thank you. Maraming salamat. Isang palakas na palakpak dyan. Yeah, thank you. I-sponsoran para humaba yung ating oras sa ating segment ng Kuntahan ng Masa. Maraming salamat, ma'am. Oh, marangal na paglilingkod naman talaga yeah. naman. Talaga naman. So, saludo po kami, ma'am, no? At alam mo ba, kapag minsan palabiro doon dito si Kunsihala. Kasi naalala ko minsan, nakikita kami yan sa Liyak. Oo. Noong nakaraan sa Subic, magkasama rin kami noon na kikwentuhan. Minsan kwela din ito si Ma'am. No? Kaya, Ma'am, salamat po sa sponsorship niyo, ha? Yan, isang malakas na palakpak naman dyan. Ano ba? Okay. At dahil wala na po tayong oras, mga kahuntahan, ayan. Wala na tayong oras kayo, Boji, pero nakakabitin talaga sa susunod. Kasi talaga. Napakarami talaga nating mga issues. Sa susunod, pag gines natin si Ma'am, dapat 2 hours tayo dito, ha? Yun. Kailangan natin yan. Oo, kasi... So, kausapin natin siyempre yung ating manager, si Ronald, no? Kung pwede tayo mag-extend ng 2 oras. Oo, kasi baka mamaya may naka-schedule dito. Oo, kasi baka mamaya may masagasaan tayong schedule. Oo, yun nga lang. Yun! So, maraming salamat mga kahuntahan sa pagtutok ninyo sa aming segment dito sa Radyo ng Masa. So, muli, ako inyong kahuntahan. Kuya Boji, Direk Boji, Mejila. Ako naman ang inyong kahuntahan, Dindo Alvarez. Ayan. At so, ito, ang Radyo ng Masa. Pansamantala po kami nagpapaalam. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Dito pa rin sa Kuntahan ng Masa. At Radyo ng Masa. Maraming salamat po. Maraming salamat. Diyos mabalos. God bless. Paalam. Kuntahan ng Masa. Mapapanood at mapapakinggan tuwing araw ng Huwebes sa ganap na 2 hanggang 3 ng hapon dito sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Ang programang ito ay tinatalakay ang mga isyung pangkomunidad at programa sa lupa at pabahay ng pamahalaan para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kuntahan ng Masa, hosted by Direk Boji Mejila and Dindo Alvarez. Kuntahan ng Masa dito sa Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.